Mabilis ang boxing update muna tayo ngayong araw mga tol. Nagsalita na si Bob Arum tungkol sa kumakalat online na bakbakang Lomachenko versus Cambosos. Tulad ng balita ko nung unang mga tol, rumors pa lang ang kumakalat kaya nagagalit dito si Shakur Stevenson. Pero pinaliwanag naman ito ni Bob Arum. Nonsense daw ang laban na yan dahil nakausap ni Arum itong si Egis Klimas na manager ni Loma. Hiniling daw ni Loma na hindi muna lalaban ngayong taon para mag-recover at babalik na mas malakas. So hindi daw tunay ang rumors na yan mga tol dahil isang nonsense para kay Bob Arum. The best fight para kay Loma wala daw iba kundi si Shakur Stevenson. Kaso delikado dahil 50-50 ang resulta. Kung matalo si Loma kay Stevenson siguradong end of career. Dahil natalo kay Lopez, Devin Haney at pangatlo na si Stevenson. Kunit kung manalo naman si Loma, aba siguradong babalik yan sa top 1. Mas lalong lalaki ang demand na kailangan makipag-rematch si Devin Haney. Sinasabi ng ilan na galawang pag-iwas yung galawan ni Haney. Pero ayon sa pahayag dati ni Haney bago pa lumaban kay Loma, baka daw aakyat na siya ng division matapos talunin si Loma dahil nahirapan sa 135 pounds. Wala rin nakalagay na rematch clause sa kontrata gaya sa kontrata ni Crawford at Spence. Kaya hindi natin masisi itong si Haney mga tol kung bakit umakyat ng division. Pero sabi naman ni Haney babalik daw siya sa 135 pounds. Kung sakaling matalo siya kay Regis Prograis, pwedeng babalik yan sa 135. Ngunit kung manalo at maagaw ang WBC, baka mag-stay na lang si Haney sa 140. Antayin ang unification fight kontra Teofimo Lopez. Sa iba pang balita, tatay ni Tyson Fury nagwala sa presko ng anak. Nakatakdang maglaban si KSI versus Tommy Fury ngayong October 14. Nagkaroon agad ng presko at dito nagwala si John Fury dahil sa pinagsasabi at pang-aasar ni KSI. Mga kabulastugan na lang ang pinaggagawa dito mga tol dahil sirkus at halatang drama ang galawan kaya skip na tayo dyan. Sa iba pang balita, bakbakan ni Jerwin Antcas versus Takuma Inoue kasado na ngayong November. Ayon kay Takuma Inoue mga tol, gusto daw niya sundan ang ginawa ng kapatid na maging undisputed champion sa bantamweight. Ibig sabihin niyan balak wasakin itong si Jerwin Antcas, Jason Moloney, Emmanuel Rodriguez at si Alejandro Santiago. Ito ang kailangan talunin ni Takuma Inoue para magawa ang undisputed. Pero napakalaking hadlang si Jerwin Antcas para matupad ang plano ni Takuma. Kaya importanteng laban ito kay Jerwin mga tol. Ito ang laban na kailangan maipanalo. Ito ang pangalawang division ni Antcas. Malaki din ang tiyansa na maging unified champion. Hindi rin madali kalaban si Takuma Inoue dahil mabilis at may galawan. Pero sa kanyang style na sumasabay din minsan, mas pabor kay Jerwin Antcas yung kanyang estilo. Hindi naman katulad kay Naoya Inoue yan na may power ang bawat tirada. Mas magaan ang kamao ni Takuma Inoue pero may skill din yan na pwedeng pantalo sa kalaban. Kaya kailangan din ni Antcas na maganda ng todo para maagaw ang WBA. Abangan na lang po natin na ma-finalize yung laban ni Tapales at Naoya Inoue. Balak kasi ilagay sa undercard yung bakbakan ni Antcas versus Takuma.